eto na, syempre, from ikaw na sana, pagbalibalik na rin natin ang mga words. At ito na, sana ay ikaw na nga. So, nakabanggit niya naman kanina na this was your entry to GMA for the concept. Pero paano na lang naisip ang konsepto ng sana ay ikaw na nga, na meron ding something about the face at mga nasunog? So, dun sa ikaw na sana, walang nagpalit ng mukha, ano? Yes. Wala. Itong sana ikaw na nga, alam ko, very dahil nga lumaki ako sa comics, very comics ang concept ng sana ikaw na nga, pinalitan yung mukha, di ba? Yeah. Tapos pinapangit yung isang babae, tapos pinalitan yung mukha niya. Yeah. Tama, di ba? Yes. So may dual role si Tanya, isang babaeng pangit at isang kontrabidang pangit. Isang kontrabidang maganda. Nung panahon na yun, ang feeling ko wala pang gumagawa nung ganon. Mm-hmm. Kaya rin sobrang hit siya. Tandang-tanda ko, yung pangako sa iyo, umi-air na yon at malakas ang pangako sa iyo. Tapos biglang pumasok ang sana ikaw na nga, bigla siyang hit talaga. Nasa mall ako, nagsha-shopping ako, tatawag sa akin si LGR, RJ, hindi pa umi-ere ang sana ikaw na nga, naghihintayan sila ng pangako sa iyo kasi kailangan maunang isang show bago ka papasok eh. Ewan ko basta ganun ang labanan dati ng GMA tsaka ng ABS. So, naghihintayan kung sino unang papasok. Kaya puro commercials. Tapos one time, a writer ko na rito si Suzette, kumakain kami sa isang social na restaurant. Tapos narinig namin yung katabi naming table, nag-uusap mga social na babae. Ang pinag-uusapan si Carlos Miguel. Sabi ni Suzette, kilig na kilig kami na. Mm-hmm. Si Carlos Miguel at Cecilia. Cecilia. Oo. Mm-hmm. Kaaliw lang yung ano. Yung sana ikaw na nga kasi sobrang lakas niya. Mm-hmm. So to clarify nga, Sir RJ, this is really GMA produced. Kasi ang daming nagsasabi na viva siya dahil nga nandun si Angelo, si Bobby, si Ding Dong at si Tanya na mga viva stars, di ba? Ano siya, GMA siya. Ang una yata nila is umulan. Ikaw lang ang mamahalin. Sunod, ikaw lang ang mamahalin. So ito na talaga yung nagsiseryoso na sila na naggumawa talaga ng mga soap na sila talaga. So, magkasabay no ng ano, no, ikaw lang mamahalin at tsaka ang... Sana ay ikaw na nga. Yes. Na, slot 1 ang sain o pangalawa? Slot 1. Slot 1, yeah. Opo. Kasi ang alam ko, sa slot 1 nagpapasok pag may bago, di ba? Okay, tapos namumove si ikaw lang ang mamahalin hanggang dulo nung ang dami-dami na. Okay. Yeah. Siyempre, mga ganyan, nakakalimutan. Correct! Diyos ko, napakatagal na. So yun, I have fond memories of Sain dahil kami ni Suzette, we enjoyed writing and doing the scripts of Sain. Dahil kami ni Suzette, lagi kami magkapitbahay eh. So pag nagmi-meeting kami, either akong pupunta sa bahay niya or pupunta sa bahay ko, chikahan lang kami, o kaya tatawag lang ako sa kanya na, o Suzette, eto mga day enders mo ha. O Monday, ganito. Tuesday, ganito. Tapos susunod na niya. Ganun lang. O kaya pag nabobore kami, mamaya tayo mag-meeting po naman tayo SM. Ayun, mag-SM kami. Tapos, yun yung panahon na yon na yung mga quote-unquote mga kaululan namin ay pinapatulan naman. Kunyari, ay pagbalik ni ano, no? Pagbalik ni Cecilia na maganda na siya, nakasakay siya sa hot air balloon. Bumababa na ganyan. Tandaan mo yung eksena yun? Yes. Oo, na my God, gustong-gusto ng audience na yeah. Yung pagbalik niya maganda na siya, nakasakay sa hot air balloon. Baklang-bakla ang eksena pero ginagawa. Tuwan-tuwa lang ako. Di, tsaka grabe yung uso dyan, Sir RJ, din, di ba? Yung mga nagmamaskara. Kasi di ba si Olga, bumalik siya as her face, pero nagpapanggap pa rin siyang Cecilia. Pero nakamask na, ang ganda-ganda ng maskara na, ha, pwede pala yun. Pag sinuot mo yung maskara, kamukha mo talaga si Tanya and Garcia. Hindi, tsaka ano, yung kulang na ganyan, pag ganyan, kamukha nila si Tanya. Bentang-benta rin. Yes! Then, tsaka ang pinaka-memory ko talaga dyan, yung si Tanya,
si Tanya siya, 'di ba? Pero ang boses niya si Maricar de Mesa. And Kasi then, nga ano, ang isang famous scene din, si Olga, si Maricar de Mesa, yung mascara niya nasa duffel bag, tapos che-check-in ng mga security guards. Kabadong-kabado siya. Tapos mga audience din, kabadong-kabado. Kakaaliw lang mga ano, kakaaliw lang magsulat ng mga kakaibang mga eksena. Yes. Nami-miss niyo, Sir RJ, yung ganyang sobrang freedom na as in even the audience would, it would really click to the audience. Kasi ngayon nga, ang lagi na nilang hinahanap, uy, mangyayari ba yan in real life? Ganyan, ganyan, ganyan. Yung parang mas mahirap ngayon na hindi nila maintindihan yung difference of entertainment sa Yeah. reality, di ba? Nakakamiss dahil talagang honestly, kung ano gawin namin dati, ghost. Kung ano yung sinulat namin, gagawin talaga. Walang magko-question na, oh, bakit nyo ito ginawa? Tanggalin nyo ito. Walang magko-question nun. Dahil wala pang mga creatives, wala pang mga head writers. Hindi, head writer ako noon, tapos isuset ang writer ko. Nagagawa talaga namin ang mga ang ideas namin. Ngayon naman naggagawa pa rin naman namin. Kaya lang may nag-aano na talaga, may nagmo-monitor na kasi sa dami rin ng shows, kailangan na talaga i-monitor sa sabi, oh, nagawa na sa ganyan yan. O oh, may ganyan yan sa afternoon, hindi pwedeng gawin yan. Dati kasi, konti pa lang ang soap at kami ang mga nauna, di ba? So we can do anything we want kasi wala ka pang makokopya. Di ba? Ikaw ang nauna, so what you're doing seems original. Diba? Kaya, ngayon kasi, maski kami nahihirapan na mag-ano ng concept pa lang ha, parang, eh, nagawa na natin kasi yan eh. Yung GMA, as much as possible, ayaw nag-uulit. Ewan ko kung napapansin ninyo, as much as possible, ayaw nila nag-uulit. So, yun, minomonitor talaga. O, hindi pwedeng gawin yan dahil nandun yan sa afternoon soap. Ah, talaga ba? O, okay. Mag-giveaway ka. Yun. Difference. Correct. At saka, dahil nga, dahil hindi naman limitless ang concepts kasi. So, ano, yun ang naging challenge talaga ngayon. Sir RJ, ang isang sa talagang nakakaano din sa sana ikaw na nga, the original one, it was Joey De Leon's first and only teleserye. Would you remember paano siya napapayag? Paano siya napapasok? And hindi ko na matandaan kung paano siya napapayag or ano. Basta, basta may role, nandun yung role. Tatay, asawa ni Jacqueline Jose ba? Yes. Tapos tatay na mabait. Naisipan namin na to go against the grain kesa kumuha ka ng mga dramatic actor, why not a comedian to do drama, at nagustuhan naman niya. Ang nakakatuwa kay Tito Joey, napakabait. Alam mo, ang swerte ko sa mga shows dahil ang babait ng mga artista ko. Kaya masarap pumunta sa set. Kasi si Tito Joey, kwento lang ng kwento. Tapos, natatandaan kanya. Tapos, magkukwentuhan kayo. Pagbalik mo, after a few weeks, magkukwentuhan ulit kayo, natatandaan kanya. Yun. Kapag niya si Suzette. Kasi mahilig siya sa movies. So, nagkukwentuhan kami about movies. Manood. Eh, nagkataon noong panahon na yun, mahilig naman din ako manood. So, nakakapagkwentuhan kami. Tapos, si Jacqueline nandun din as the mother of Cecilia. Yun na lang natatandaan ko. Natandaan ko mahilig siya sa patis. Pag kumakain si Jacqueline, talagang patis. Tirso Cruz the third also, di ba? Siya yung isa sa mga villains. Ano role niya? Yung tatay-tatayan ni Cecilia. Okay. Parang ba, naging asawa siya ni Jacqueline Jose sa una. Okay. Tapos biglang bumalik si Joey De Leon. Parang yun yung naaalala ko na lang po. Okay. Basta alam ko nakatrabaho ko na siya kasi ano, nagkita rin kami sa Royal Blood. Ocho people. Oh, yun. Natatandaan pa naman niya, in fairness to him. Any ano pa po, memorable moments doing the original Sana Ay Ikaw Na Nga? Merong
bago magsimula ang lahat, nung sa script pa lang, medyo nagkaroon ng discussion kung itutuloy yung mga pangalang Carlos Miguel, Jose Enrique, di ba, yung mga ganyan, Yes. si Wendell, di ba? Parang, kasi sikat ang mga Korea, ang mga Mexican novela dati, di ba, na Yeah. ganoon mga pangalan, buo kung buo. Tapos itutuloy ba natin talaga to? Hindi ba ang weird? Ano, sabing ganon. Sabi ko, ituloy natin dahil si Katche. Natanggap naman sa Mexican novela. Di, itry natin. So itinuloy nga na ganoon ang mga pangalan nila. Nagustuhan naman ng tao na yung dahil masyadong sikat ang pangalan Carlos Miguel. Alam mo ba na ang pangalan ko? Ah, ang pangalan ko. Ang pangalan ng pamangking ko, Angelo Carlos Miguel. Dahil sa sobrang sikat. Nung one time na ipapagamot siya ng ate ko, baby pa, naghihintay sila dun sa ano, naghihintay siya dun sa doctor's clinic. Pinapagamot niya yung anak niya na si Carlos Miguel. Lumabas yung nurse, Carlos Miguel, tatlong bata ang ano, Carlos Miguel. Oh my gosh! Grabe, di ba? Sa sobrang sikat ng pangalan na Carlos Miguel. Parang, Carlos Miguel. Ah, isa pa natatandaan ko dyan sa character namin, si Elizabeth Oropesa, yung ano, si Doña Strawberry. Doña Victoria talaga. Masungit siya si Doña Victoria. Pero meron siyang kabit si Marcos Madrigal. Tapos pag-alala ko sila, ang pangalan niya, Strawberry. Diba? Yes, naalala ko yan. Bentang-benta sa tao yun. Strawberry. Di ba mga kalandian lang? Yes. Oo. Grabe, no? Ang galing talaga ng mga... Ang galing nung pagkakagawa niyo talaga before. Lalo na... Kasi noong araw, wala namang template talaga. Ang soap, di ba? Yes. Ang sarap, di ba? Dahil kahit ano gawin mo, pwede. Wala kang susundang wala magsasabi na hindi dapat ganito eh kasi ganito yung successful na show, walang ganun kasi dati kaya we can do anything kami ni Suzette, we enjoyed it so much. Ang favorite ko eksena dyan, Sir RJ, ang very maliit lang pero ang ganda niya, yung si Olga ay nagpapanggap ng Cecilia tapos kumakain siya ni Carlos Miguel ng spaghetti sa isang restaurant. Tapos yung doon niya nahalata na bakit iba to? Ay parang familiar to kung paano siya mag-twirl ng spaghetti. Parang si Olga. Tapos ang ganda pa ng flashback na yung nagpa-flash-flash na nagaano na si Maricard de Mesa. And then meron din isang nagbanggit sa akin yan na yan ang natatandaan niya na parang sabi niya, ang galing ni Ding Dong. Ang galing ni Ding Dong na nalaman. Yeah. Isa pang trivia about Sain. There was a time hindi ko na matandaan within GMA medyo nagrereklamo na ang baduy o ang comics niya kasi ang comics parang hindi na realistic. Kita mo yung ganyan nagpalit ng muka. May mga nagrereklamo na within GMA na imposible yan, ganyan. Pero tuwan-tuwa ako kay Ma'am Wilma, ipinagtanggol niya. Sabi niya, that is the genre of the show. It is comics. Comics siya talaga. Anything can happen. Parang ganyan, it is absurd, it is preposterous, pero it's in the realm of the soap opera, of the story. It's comics. So, pinagtanggol niya. So, tuwa naman ako kay Ma'am Wilma noon sa totoo lang dahil pinagtanggol niya yung show. Alam niya, kumbaga, alam niya yung genre at yung bentahe ng show. Alam niya kung nagugustuhan ng tao doon. Yun. Na-realize ko nga lang po na looking, thinking about, of course, ikaw lang ang mamahalin din habang kapiling kayo mga kasabay. Sana ikaw na nga lang yung ganito pala. Na Yung comics. Yung comics, yung kahit parang mapapaisip ka, mangyayari ba ito sa tunay na buhay? But it happens in the show. Di ba yung magpapalit? Maskara, di ba? So, comic siya eh. Hindi siya mangyayari, pero ang sarap lang panoorin the possibility na it can happen sa ganitong mundo, di ba? Yes. Up to now mahilig, di ba? Nasabi ko na sa iyo last time talaga na mahilig lumaki ako sa comics yeah. kaya
influence sa akin ng comics, naroon pa rin talaga. Hindi yata mawawala. What do you remember kung paano nagtapos ang character ni Olga in the original? Nako, hindi ko na alam. I'm sure namatay siya. Siya ba yung nakalagkad ng tren? Kasi kailang alam namin horrific din ang death niya. Siya ba ang nakalagkad ng tren at kaya nasira ang mukha? Yung parang ganon? Parang naaalala ko nga na may ganyang eksena. Oo, oo, oo. Kaya rin nasira ang mukha niya. Pero hindi pa yata ending yun kasi nasira rin talaga mukha niya, di ba? So, ang natatandaan ko, may nakalagkad ng tren eh. Hindi ko alam kung dito sa show na yun or sa dami rin kasi ako na. Pero baka dito. Yun, kasi namorblema pa dati sa pag-contact sa PNR, kung papayag ba ang PNR na may ganitong eksena, baka isipin na nangyayari ito sa PNR, yung mga ganon. Of course, ito na in 2012, 10 years after Sana ay Ikaw na Nga, nagkaroon ng bagong version at nakip ang pangalang Carlos Miguel kahit hindi na siya ginagamit ngayon, di ba? At yun na nga sila Andrea, Mikael, and Gina Ortalesa in a special role as okay, as Olga. Olga. Sino ang Jose Enrique yung kapatid? Wala Hindi, na. Hindi walang na Jose in-include. Enrique? Yes, wala nang Jose Enrique. Oh my God. Oh my God, talaga ba? Mas maliit din ang ano nito eh. Sila-sila na lang. Oo, oo. Like, pati yung character sila, Chesca Garcia, wala na. Tapos, ang nakip yung character ni Angelo, si Consuelo. Kasi nga, dahil vital siya, dahil siya yung sister, di ba? Naging si Jan Marini. Okay. Ito ba ang first ni ano, ni Andrea? Yes, na bida. Oo. Coming from what show? My Beloved, nila ni Marian. Yung siya yung best friend. Tapos si Mikael din Oh. Doon galing. Di Oh ba? My God, show ko rin. yun, naisipan, ako rin yata ang nagsabi to have a rim. Or nagpapaisip ng ano, nagpapaisip ng show for them. Dahil nga coming from that show. So sabi ko, why not ano, i-remake natin ang Sana Ikaw Na Nga. Si Miss Lilibeth, Razonable, yung Sana Ikaw Na Nga ay have a special place in her heart because it's her first show na na nag-hit. Bago lang yata ang position niya noon sa GMA. I mean, na-promote siya. I mean, ayun. Na-promote siya, tapos yun ang una niyang hinawakan na show, tapos naging hit. Kaya sabi niya, ano, doon siya nagkaroon ng confidence, sabi niya. So, nung sinabi ko na i-remake ang Sana Ikaw Na Nga, ang bilis niyang pumayag. At kinas na nga doon si Andrea. Mikael, si Andrea, nasabi ni Mikael, kabado siya kasi it's his first din yata na lead. Bida, yes. Oo. Sabi niya na ano, na takot siya kasi baka hindi pa siya marunong umiyak, yung parang ganon, hindi pa siya magaling talaga magdrama. Medyo tuwangi pa nga yung Tagalog niya. Yun, yun ang problema na, yun na natatandaan kong problema namin dati, medyo social yung pagtatagalog ni Mikael. So yun, nairaos din naman yung show na yon. Hindi ko matandaan kung ano ang mga challenge. And syempre, ang challenge din talaga is remembering all the plot points na ginawa namin sa original. Or baka rin maganda na hindi ko talaga naaalala para hindi naman kopyang kopya. Yeah. Medyo iba ng konti, di ba? Pero yung pinaka-heart nandoon pa rin. Kasi Sir RJ, maaalala ko sa Sana Ikaw Na Nga, unlike with Anna Karenina na remake, pwede mo kasing i-then and now. Yung kunyari yung mga eksena na dinuran nga yung painting or nag-away pag nahihimatay si Karen, ganyan. Dito sa Sana Ay Ikaw Na Nga na remake, parang walang ganon. Na sobrang eksaktong-eksakto na kung ano yung nangyari sa original. Parang fit na fit siya talaga for the
audience of 2012, ganun. Ah, talaga ba? O Yeah. baka nga, baka inano na namin. Pero ang naalala ko rin, hindi na ganun kabenta yung pangalan Carlos Miguel. Unlike dun sa original na, ay, Carlos Miguel, ganyan. Ngayon, parang, ah, okay, Carlos Miguel. Parang hindi na siya ganun ka... Matunog. Hindi na siya ganun katunog. Hindi na pinag-usapan na, oh, maganda pangalan na Carlos Miguel pa rin. Wala na, hindi na. Ano pa ba mga naaalala ko? Ang natutuwa ako sa Carlos... ang natutuwa ako sa original at saka sa remake ng Sana Ikaw Na Nga, si Ding Dong at saka si Mikael who played Carlos Miguel, pareho kong artista sa Royal Blood. Yes. Pareho sila nakapag-asawa ng Marimar, di ba? Yes. Yun. At na, oo, tama-tama. Oo. Mm-hmm. Yun ang pinag-uusapan namin dati sa Royal Blood. Natuwan-tuwa rin ako. Mm-hmm. Kumbaga, ang Widow's Web at saka ang Royal Blood may sariling universe. Kaming tatlo may sarili ring universe, di ba? Parang na kayo ang magkakasama. Ay, pala Sir RJ, with the remake of Sana Ikaw Na Nga, I remember this being a big hit because ang naalala ko, tinapat pa dyan yung show ni Jesse and Mateo sa kabila, which I am a viewer of. Pero ang hirap kasi nanonood din ako ng Sana Ikaw Na Nga. Tapos, I remember kasi I have friends na part ng show ng na kalaban, no? They were really challenged. Ratings, kung paano tatapatan. Kasi nga, paano nakapost ni na ang sa in remake na mataas siya. At Okay, hindi okay. Natatalo. So, Okay. At least naman kahit kumbaga hindi na ganun ka-iconic dahil nga, syempre ibang panahon na din, di ba? Pero Yeah. Oh, it oh, was oh. still a hit, yung ganung kwento. Ang natatandaan ko naging problema namin, ang laki ng boobs ni Andrea, tapos si Olga, hindi, di ba? Ah, yeah. Oo. Hindi ko na rin matandaan kung paano namin siya sinolve. Hindi ko na matandaan. Si ano nga ba? Ang Olga nga ba ay si... China. Si China. O siguro sa kwento nagpalaki na. Hindi ko na matandaan. Nakakatawa yung problem na yun. Oo nga. Kasi syempre Oo. Kailangan din ng consistency sa katawan. Oo. Yun ang iniisip. Dapat malaki rin eh. Ganyan-ganyan. Eh, nung panahon yata na yun, wala naman din kami makuha. Tapos baka ginawa na lang ng paraan sa... I cannot remember anymore. Pero nakakatuwa po, 'di ba, na ano, may sarili ring buhay yung 2012 version. Tsaka nakapag-cameo pa si Tanya and Marie Cardzan, 'di ba? Oh my god, hindi ko na matandaan as what. Si Tanya yata is the mom of Mikael. Parang may flashback scene na bata, oh, gano'n. Yeah, tama, natandaan ko na. Si Maricar, I don't remember anong role niya, but I remember watching a scene of her, nakatatonic siya. Okay. Pero yun na lang yung naalala ko. Parang hindi na rin naman yata siya nakapagsalita after or whatever. Parang saglit lang din. Pero at least may mga ganun, di ba? Yeah. You know kung anong mahirap i-remake? Kunyari, Widow's Web, hindi mo na siya ma-remake kasi alam na ng audience kung sino ang... Killer, yes! Di ba? Yes, mahirap na i-retell. Yon. Ano pa tanong mo sa okay. Sa in? Wala na, mag-move forward na po tayo. Ito na talaga. Dalawang beses si remake, may tatlong versions, iba-iba ang kwento. Pero ano? Nandoon pa rin ang heart. Impostora! Basta sa panaginip ko, merong isang babaeng nakakulong sa basement at pinipilit niyang lumabas. Sabi niya, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Tapos yung lalaki sa labas, asawa niya. Hindi siya pinapakawalan. Ang kwento tungkol sa isang babaeng pangit, pinaganda para i-replace sa isang makasalan ng babae, sa housewife. At nung nakita siya ng husband, ikinulong siya dahil tumatakas siya eh. So yung husband akala ito talaga yung wife niya pero ito yung dating pangit. Ang unang tumawag sa akin ay si Charo Santos. Gusto niyang gawin yon for Vilma Santos. Tapos magbabayaran na kami 25,000. Sabi ko, di ba nasabi ko sa iyo na sobrang hirap namin. Ang bibilin yung nobela ko 25,000. Sabi ko, oh my
God, ang laki-laki dato. Ano to ha, mga 1990. Nagtatanong sila ng concept for Sunshine, Sunshine ba muna or ano? Iza. Sunshine or Iza. I cannot remember. I had to keep yung mga poste, tawag namin doon poste. Kasi doon pa lang sa comics, nagsimulang tumaas yung sa comics nung inginudgod niya yung babae sa barbecuehan. Kasi ano yun eh, hindi lumalaban yung pangit na babae, tapos inaapi-api lang siya. Pero one time nung napuno na siya, talagang sinabunutan niya at inginudgod niya sa ano, doon nagsimulang tumaas yung rating nung ano, comics novel. Comics. So parang alam mo naman kung ano yung mga magki-click sa audience eh. Mm. Kasi ano, kaya nimpa, kailangan tuksan siya ng nimpa, nimpanget, nimpa, nimpanget, parang gano'n. So talaga sinakto nyo na gano'n, hindi na una yung nimpa, kumbaga. Pero ang galing ng Impostora remake kasi mas matagal pa siya kaysa dun sa ano, di ba, sa 2007 version. So ang dami nang nangyari. So naipasok niya na yung mga plot points din from the comics. Yeah. Mm-hmm.